Ang malusog na kuko ay makinis, at walang spots o discoloration. Samantala, ang patay na kuko ay maaaring crack, marupok, o kaya naman ay nangingitim o naninilaw. Maaaring senyales din ng isyung pangkalusugan ang pagkakaroon ng patay na kuko o cracked nails. Kaya sa video na ito, ating alamin ang mga posibleng sanhi ng pagkamatay ng kuko, at ang mga natural na paraan o home remedies upang malunasan ito. Simulan na natin! Isa, aging. Ito ang pinakakaraniwang rason kung bakit nagkakaroon ng patay na kuko. Habang tumatanda ang tao, unti-unting numinipis ang kuko at madalas na humahantong sa pagkasira nito. Karaniwan ito sa mga babaeng nasa edad 6 na pupataas pero maaari ring magkaroon ng patay na kuko ang kalalakihan. Kapag may kaugnayan sa pagtanda ang pagkakaroon ng patay na kuko, mapapansin din ang pagbabalat sa paligid ng kuko. 2. Harsh nail products. Maaring sanhi rin ng patay na kuko ang mga nail polish at nail polish remover na may matatapang na kemikal. Kung madalas nagagamit nito ay lalong rurupok at matutuyo ang mga kuko na magiging sanhi ng pagkasira nito. Kung nail products ang rason ng patay na kuko, maaari ding mapansin ang pagbabago sa kulay ng kuko o paninilaw ng kuko. 3. Psoriasis. Maaring makaapekto sa kuko sa kamay at paa ang sakit na psoriasis. Pwedeng magkaroon ng psoriasis sa kuko at maaari ring magkaroon ng pamumula sa ibang bahagi ng iyong katawan. Maaari itong magdulot ng mga sumusunod: tiny pits sa iyong nail bed, pamumuti, paninilaw o pagiging kulay brown ng iyong mga kuko, pagkatanggal ng kuko, crumbling nails, pamumula ng nail bed. 4. Anemia. Kailangan ng katawan ng iron para makagawa ng healthy red blood cells na magdadala sa oxygen sa mga tissue ng katawan. Kung hindi sapat ang daloy ng oxygen sa iyong katawan, maaaring ikaw ay may anemia. Isa ang pagkakaroon ng patay na kuko sa sintomas ng anemia. Maaari ding tumaas ang tsansa ng pagkakaroon ng anemia kung ikaw ay buntis, may cancer, o may ulcer. Ang ilan pa sa mga sintomas ng anemia ay ang mga sumusunod: fatigue o labis na pagod, kinakapos sa paghinga, maputlang balat, malalamig na kamay at paa, masakit at namamagang dila, cracks sa gilid ng bibig. 5. Thyroid disease. Ang thyroid ay ang gland sa iyong leeg. Lumilikha ito ng hormones na kumokontrol sa mga gawain ng katawan tulad ng paghinga at pagtibok ng puso. Maaaring may hypothyroidism ka kung hindi makalilikha ng sapat na hormones ang iyong thyroid. Kung hypothyroidism ang sanhi ng patay na kuko, maaari mo ring maranasan ang mga sumusunod: marupok na mga kuko na madaling masira o mabiyak, pamamaga ng binti, pamamaga sa paligid ng mata, makating balat, pagnipis ng buhok at pagkapanot, yellow-orange skin sa palad at sa talampakan, namamanas na mukha. 6. Fungal infection. Pwedeng mapasok ng yeast o mold ang iyong kuko at magdulot ng impeksyon. Karaniwan ito sa mga kuko sa paa at tinatawag itong onychomycosis. Maaari ring magdulot ng mga sumusunod ang fungal infections: kulay dilaw, brown o puting kuko, pangangapal ng kuko, kuko na nakahiwalay sa nail bed. 7. Biotin deficiency. Hindi ito pangkaraniwang kondisyon ngunit maaaring maging sanhi ng patay na kuko ang kakulangan sa vitamin B7 o biotin. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang mga sumusunod: pagnipis o paglalagas ng buhok, mapulang rashes sa paligid ng mata, ilong, o bibig, pink eye o conjunctivitis, depresyon, panghihina. Kapag palaging basa o madalas na nababasa ang iyong kuko sa paa at kamay, maaari din itong maging sanhi ng pagkakaroon ng patay na kuko. Paano buhayin ang patay na kuko? Makatutulong ang pagbabago sa lifestyle para mapatibay ang kuko, gumaling at maiwasan ang pagkakaroon ng patay na kuko. Narito ang ilang tips para mapanatiling buhay ang kuko. Mag-take ng biotin supplement. Ito ay water-soluble vitamins na kailangan ng katawan. Makatutulong ito para tumibay ang kuko, gumanda ang buhok, at mag-function ng maayos ang nervous system. Makukuha ito sa pagkain ng sardines, lutong itlog, legumes, o kaya naman ay sa pag-take ng vitamin B supplement. Kumonsulta sa iyong doktor kung anong magandang biotin supplement ang kanyang mairerekomenda. Limitahan ang exposure sa tubig. Ang labis na pagkababad ng kuko sa tubig ay maaaring maging rason upang ito ay rumupok at masira. Maaaring magsuot ng gloves tuwing maglalaba at maghuhugas ng plato. Stay hydrated. Uminom ng sapat na dami ng tubig. Kung walang sapat na moisture, maaaring maging marupok ang iyong mga kuko at madaling mabiyak at masira. Kumain ng masusustansyang pagkain at mag-take ng multivitamins na may minerals.
Ang diet na kulang sa mahahalagang vitamins at minerals ay makaapekto sa buong katawan kabilang na ang kuko. Maging maingat sa ginagamit na produkto. Iwasan ang mga nail products na may matatapang na kemikal. Ang nail polish remover na may acetone content ay nakasasama sa kuko. Maaaring gumamit ng acetone-free polish remover. Iwasang gumamit ng gel o acrylic nails hanggat maaari. Ang madalas na paggamit nito ay maaaring magsanhi ng pagbalat ng iyong kuko at pagrupok nito. Kung kailangang gumamit nito, tiyaking aalisin din kapag di na kailangan. Panatilihing maikli ang kuko. Dahil ang mahabang kuko ay mas mataas ang tsansang mabiyak kapag nasanggi. Maglagay ng lotion sa iyong kuko at sa paligid nito. Makatutulong ito para ma-moisturize ang kuko at balat. Maaari itong gawin tuwing pagkatapos maghugas ng kamay o paa. Dapat na sa isang direksyon lang ang pag-file ng kuko. Makasasama sa kuko ang pag-file dito ng back and forth motion. Magsuot ng rubber gloves. Kung maglilinis ng bahay, magsuot ng rubber gloves para hindi magkaroon ng direktang contact ang iyong kuko at ang kemikal na panlinis ng bahay. Uminom ng iron supplement. Kung anemia ang dahilan ng pagkakaroon ng patay na kuko, maaaring uminom ng iron supplement. Ipaalam sa doktor ang planong pag-inom nito upang makahingi ng rekomendasyon kung anong iron supplement ang dapat mong inumin. Pinakamahalagang kumonsulta sa inyong doktor kung sakaling may mapansing kakaiba sa iyong kuko. Importanteng malaman ang underlying issue ng patay na kuko para malapatan ito ng tamang paggamot. Home remedies para sa patay na kuko. Narito ang ilan sa mga home remedy na maaaring makagamot sa marupok at patay na kuko. 1. Coconut oil. Mayroon itong healthy fatty acids na makatutulong para ma-moisturize at mapatibay ang marupok na kuko. Magpainit ng 1-2 teaspoon ng coconut oil. Kapag medyo mainit na ang langis ay ipahid ito sa kuko at banayad na masahihin ito ng 4-6 na minuto. Makatutulong ito para mapabuti ang circulation ng dugo at mapanatili ang moisture sa kuko. Gawin ito ng 3 beses sa isang araw para sa mas magandang resulta. 2. Apple cider vinegar. Sagana sa mga essential nutrient ang apple cider. Kabilang sa mga nutrisyong ito ay ang potassium, iron, magnesium, calcium at iba pang vitamins. Makatutulong din ang acid content nito bilang antifungal infections. Paghaluin ang apple cider vinegar at tubig at ilublob ang paa rito ng ilang minuto. Pagkatapos ay dahan-dahang itulak ang cuticles. 3. Tea tree oil. Makatutulong ang strong antiseptic properties ng tea tree oil para gamutin ang patay na kuko na sanhi ng fungal infections. Nakagagamot din ito ng discolored nails at nakakatulong sa pag-repair ng nasirang kuko. Ihalo ang tea tree oil sa vitamin E oil at imasahe sa mga kuko. Hayaan ito sa iyong kuko ng 20 minuto at banlawan pagkatapos. Tuyuin ang paa o kamay at lagyan ng moisturizing cream. 4. Lemon juice. Matatanggal nito ang kakaibang kulay sa kuko dulot ng pagkasira nito. Mayroong vitamin C at antioxidants ang lemon na makatutulong na tumibay ang mga kuko. Paghaluin ng 1 cut sarang lemon juice at 3 cut sarang olive oil, initin ito hanggang maging maligamgam. Ipahid ang solution sa patay na kuko gamit ang cotton swab. Gawin ito bago matulog at hayaang nakababad sa mga kuko magdamag. 5. Sea salt. Maraming essential minerals ang asin na makatutulong para tumibay ang mga kuko. Paghaluin ang 2 cut sarang asin at lemon essential oil at wheat germ oil. Haluin ng maigi at ilagay sa kuko ng 15 minuto. Banlawan ito gamit ang maligamgam na tubig. 6. Turmeric. Mayroong potent antifungal, antiviral, at antibacterial properties ang turmeric. Makatutulong ito para maibsan ang pananakit ng patay na kuko sa paaman o kamay. Pahirin ng turmeric paste ang patay na kuko at hayaan itong matuyo pagkatapos ay banlawan ito ng tubig at tuyuin gamit ang malinis na bimpo. Gawin ito araw-araw hanggang natural na gumaling ang patay na kuko. Mahalaga ring panatilihing malinis at tuyo ang iyong mga kuko para maiwasan ang pagkasira nito.